Good morning mga Mars and Mars natin. Kape, kape, kape. Ang aga namin nagising, tapos late kami natulog kagabi. Nakalimutan namin na ngayong araw na to, may mga lalaki palang pupunta dito sa bahay. May gagawin sila dito sa mga bintana namin. Nag-re-renovate sila ba? Nag-start sila last week dun sa 6th floor. Tapos ngayon ay dito na sila sa amin. 2 days ago dun sila kay Bienan kasi lahat ng bahay dito may change sila sa bintana. So, kalimutan namin kagabi, matutulog na sana kami, doon na namin naalala na maaga pala silang darating ngayon. Maaga pala silang papasok dito sa bahay. Alas 8 pala yung sabi nila. So, natulog kami kagabi, alauna na, tapos naalala namin rin ako, late na. Tapos ito ngayon, sakit ulo kasi kulang tulog. Inaantok pa ako. Buti na lang ngayon ay free day ko. Ito pala, kailangan pala ito tanggalin, oh. Lahat ng sa gabal sa bintana, kailangan tanggalin, pati yung tanim ko dun sa ano, sala. Ay, nagulan ako naman. Also the curtain? Yo! Oh, lahat pala talaga. Kailangan alisin. Pati yung langisa, kailangan iurong. Hindi pa ako nakahigop ng aking kape. Kasi nga, inaantok pa talaga ako. Tapos, pagkabango namin, bigla kami nataranta. Nagtanggal yung mga abubot, lalo na dun sa kwarto ni Mixo. Kasi kahapon, andito si Rosalie at si Ellen. Ay, nako. Parang dinaanan na naman ng bagyo yung baha. Hindi nagligpit. Kailangan na talaga yung dalawa pag naglaro, ipaligpit sa kanila yung kanilang kalat. Hindi pwede yung ganito ba na masanay sila every time na maglalaro ay kaming mga nanay ang magliligpit. Kasi sa daycare sila naman yung nagliligpit. Ewan ko. Hello kay Ellen. Si Mixo kasi naglaro din sila dito sa sala. Nagligpit man siya, pinaligpit ko yung kalat niya dun sa sala. Yung sa kwarto niya lang, hindi niya kanyang ligpitin dahil sa isip niya, ang kalat. Dahil lahat talaga ng laruan, kinalat sa, sahig. Or, just it. Heavy. Like that? Tapos pagtapos sila dito mamaya, ako lang din ang magbalik. Diyos ko po, ang bigat nitong lamisa mamaya. Also the terrace? Bigat? Also the balcony? Balcony? Also the balcony? Noi kukat, yo. Noi verba. Okay. So, ano muna kami maglipit. Dahil 10 minutes na lang, andito na yung mga yun. Andiyan na yung mag-aano dito, mag-aayos. Akala ko dalawa sila. So, dyan lang yan sila kasi ako ay dito lang din sa sala. May aayosin. Ah, 8:30 pala yung dating nila. Si Pars at Piso natin umalis na. Parang may naaamoy ako. Normal lang ba yun? Parang sunog. Wala naman dito. Umalis pala sila. Ah, baka nag-ano lang tawag niyan. Nag-coffee break. Ang ginagawa pala nila ay yung TV stand ng ano namin. Dito oh. Sa loob ng bintana namin. Ito yung luma. Yan yung luma na kinuha nila dun sa dalawang kwarto. Tapos, ito yung
Bago pero may naamoy ako ano? Sunog. Tinabahan tuloy ako. Mga charger ko ba dito? Sunog siya na parang wire. Amoy. Umalis yata sila eh. Ako lang mag-isa dito. I-check ko. May naamoy talaga ako. Kinabahan tuloy ako. Baka may sinusunog sila dito. Balang na yung inaayos nila. Pero wala naman dito. Andun sa may ano namin? Sa sala. Ah, ito oh. Yan. Yan pala yung pinalitan nila. Parang kakapalit lang naman nila nito. Kailan ba? 4 years ago, nagpalit sila ng ganyan. Yan yung kaibahan dito sa apartment pag dito ka nakatira. Or yung kahit yung mga bahay nila Ate Julie, tapos bahay nila Rosalie. Yan yung kaibahan. Dahil nagbabayad kami ng monthly maintenance. So pag merong sira, like sa bintana o kailangan palitan, sila yung magpapalit. Yan, wala kaming gastos dyan kasi nagbabayad naman kami ng monthly. So parang every year chinecheck nila kung ano yung dapat palitan dito sa mga build, sa mga bahay-bahay dito sa building na to. Kailan ba yun? I think 5 years ago ang ginawa nila ay yung sa balcony namin pinirinturahan. Tapos pinaganda yung gilid, tinanggal yung mga basag-basag na yung doon talaga sa gilid-gilid. Pero yung glass, ang pagpapalagay ng glass dito, every bahay na may balcony, sa owner na po yan siya. Hindi na po yan kasali sa dito sa apartment. Iba na po yan. Yung glass po namin, nilibre po kami niyan ni Bienan dahil yung balcony niya dati, wala ding glass nung lumipat siya dito 5 years ago. Tapos, matagal na naming plano yan na palagyan. Kaya lang mga Mars and Pars, ang mahal. Alam niyo po ba yung balcony namin dyan? Yung mga glass dito na yung nakalagay. Yan. Yan, isang ano, yung isang ganyan talaga, yung package. Almost 3,000 euro po yan siya. Kaya medyo expensive. At that time, nung binenta ni Bienani yung kaniyang bahay dun sa kabila at nabayaran yung mga dapat niyang bayaran at nakapag-renovate siya dun sa kaniyang sariling bahay, pinaganda. So, yung matapos niya ma-renovate yung kaniyang bahay, ayun, pinangakuan niya kami na pag nagpalagay siya ng glass doon sa balcony niya, isasali yung amin. So, tuwang-tuwa kami that time dahil naisali niya yung balcony namin. Kasi ang mahal po talaga ng pagpalagay ng glass sa balcony. So, ayun. Asa na kaya yung dalawa? Dalawang bintana na lang naman yung dito sa ano namin, sala, tapos yung doon sa kusina. At after that, ay maglilinis na din ako. Umalis na yung mga lalaki dito. Natapos na nila. Ano din ha, matagal-tagal. Almost 1 hour and 30 minutes din nila ginawa. Nag-iisa sila ng bintana ba? Ayan, ibalik ko yung mga tanim ko dito. Kasi tinanggal ko kanina eh. Tapos yung ating kurtina, wala na sa ayos. Ibalik ko lang. Ibalik natin para mas maganda tingnan. Ayan. Parang uulan ha. Ano ba yung weather natin na hindi maganda? Ay, bakit ganyan? Hala, kailangan siya iurong talaga. Hindi maganda yung isang lock niya doon. Ayusin ko na lang mamaya. Paayos ko na lang mamaya kay Parson dahil, ay nako, maliit ang inyong maringkwini. Hindi abot. Sana yung ating isang plant.
Ayan, ito. Balik natin sa mga lugar nila. Ayan. Nice. Yung aking rubber plant, palitan ko yung position ng ating mga tanim dyan. Nilipat ko yung rubber plant. Kasi yung rubber plant, dyan yan siya dati. Tapos yung snake plant, pinalit ko lang yung area nila. Dahil binasa ko paano alagaan tong rubber plant. Dahil pa winter time na ba. At ito, maganda yung area niya dito. So, sabi pala nila, once yung dahon ng rubber plant mo, ito, na ganyan siya. Ayan o. Yung parang yellow. Ang meaning po niyan ay kulang sa liwanag. Kaya pala yung dati na tinago ko to. Saan ko ba to siya nilagay? Ah, doon. Doon ko siya nilagay dati. Yung dalawang dahon niya is nag-yellow. So, yun pala yung ano niya, rason. Kulang sa liwanag. So, lipat ko dyan. At yung ito na tanim, dyan lang yan siya. Ang problema ko dito yung mga pot nila ba? Ay, hindi maganda. Papalitan ko pag meron na akong time at may extra akong pera para pambili ng mga pot. Medyo mahal din kasi ang mga pot eh. Naalala ko yung pinakamalaki kong pot, yung isa dyan, ay almost 20 euro yan. Balik natin yung ating kurtina. Kasi sayang. Dahil nag-kurtina naman si Marine Queenie. Maganda pala talaga yung bahay na may kurtina ba? Diba? Agree po ba kayo? Ayan. Nice. Sa ukay-ukay ko lang to siya nabili. Daming maganda minsan sa ukay-ukay. Nagpatulong na ako dun sa lalaki kanina. Yung lamesa, ibalik. Dahil ang bigat niyan, paghilahin ko mag-isa, at baka masira pa ba yung paan niya. Paa pala ng lamesa, hindi paan niya. Paan ng lamesa, I mean. Ah. Oops. Hala, nadumihan. Kabok. Ayan, oh. Bahay na naman siya. Ha. Yung chandelier natin dito. Tingnan niyo po. Oh. Yan yung kinatatakutan ko. Hindi ko siya ginalaw. Kasi si Pars yung paayos ko yan mamaya kay Pars. Meron yung one time na naglinis ako ng window. At yan, nasagi ko. Tapos ikot ng ikot. Nahulog. So, ayaw ko na mangyari yon. Kasi sayang to eh. Alam niyo po ba, kahit ganyan lang, sa paningin niyo siguro, pangit ang chandelier na yan. Very, very vintage. Pero napakamahal po niyan. Ang price niyan, nung chinek namin ni Pars, kasi nga, pinapapalitan ko sa kanya, sabi niya, not yet, kasi it's expensive daw. So, nung tinignan ko sa Google, nag-search ako, magkano yan? Oh my God, 300 pala yan. Medyo mahal pala talaga siya. So, yung isa, yung luma namin dyan sa sala, kay Bienan yun, binalik namin kay Bienan kasi yun din ay mahal. Hindi ko muna palitan dahil medyo may kamahalan yan siya. At may sentimental value yan kay Pars. I think maliit pa si Pars. Andyan na yan, pinamana yan sa kanya ng mama niya. Dahil ako ay gutom na. Kakain muna ako eh. Mag-alas 11 na pala. Mag-i-edit pa ako. May kausap lang. Kausap ko lang yung kapatid ko kanina sa cellphone. Kaya walang nagawa si Marine Queenie mag-edit. Nauubos yung oras ko dito sa loob ng bahay. Uy, my God. Alauna na. May inayos lang ako dun sa kwarto. Nag-lunch ako. Sabi ko, lalabas ako mamaya. Pero ito, kailangan ko na pala asikasuhin tong mga damit ni Nixon na nilabhan ko.
Dahil mapapagalitan na naman tayo ng ating labandero pag naglaba siya na hindi pa na tiklop tong mga damit ni Mig. So, ay, hanger ko na lang to. Mga long sleeve na to. Meron pa dun sa labas, isang bagsakan din yun na labahan. Mabango. Kailangan ko to ayusin bukas. Pang umaga ako. 6 to 2 ako bukas. So, maaga nga bukas, pero for sure, pag uwi ko ng alas 2 ng hapon, mga 2:45 na ako makarating yan dito sa bahay. Matutulog siguro ako niyan. Dahil maagam gising. Minsan kasi pag 6 o'clock, 4:45, gumigising na talaga ako para ano yung magmuni-muni, magkapi-kapi. Ayun. Eh, yung sanay ka matulog ng alas 11, alas 12. Tapos, pag pang-umaga ka, kailangan mo matulog ng 9. Pero, ang hirap matulog ng 9, tapos gising ka ng alas 5. Nahirapan ako yan, na-try ko yan. Ay nako, ikot lang ako ng ikot sa higaan. Kasi nga, hindi ako sanay gumising ng ganun kaaga ba. Yung pinaka-early talaga na gising ko is 6 to 6:30 para mag-edit kung alas 8 yung start ng aking work. Eh, bukas, start man tayo ng 6. So, 4:45, gising na. Ganyan ka-struggle dito pag umaga, lalo na pang winter time. Uy, nako, kabahan na tayo kay winter. Malapit na po talaga siya. Konting-konti na lang. Palapit na ng palapit. Yung mga leaves dun sa labas, ang dami ng yellow. Winter is coming na talaga. Nakakatakot na, nakaka-excite. Alam nyo dati yung winter time? Excited na, excited ako niyan. First snow experience ko, wala akong ibang ginawa kundi nakatitig dyan sa labas. Tapos, labas ako ng labas para mahawakan yung snow. Ngayon na matagal na, 8 years na ako dito sa Finland, pagod na ako sa snow. Nakakasawa na yung snow. Okay lang sana ba kung ganito lang siya, oh. Pag daytime, nasa 22 degree, 24 degree. Tapos pagka nighttime, plus 13. Mga ganyan lang ba? Okay na sana kami sa ganyan. Kaya lang pag winter time talaga, alas 4, madilim na. Then alas 8, madilim pa. Nako, long night. Sasanay na lang tayo niyan. Si, ano nga eh, si Rosalie, kasi nga 100% na po siya, diba, nagwo-work. Sa mga nagtatanong bakit minsan lang makapag-upload si Rosalie, at bihira na lang din kami magkita-kita. Yung weekend na lang talaga, nagwo-work na siya. Dati, 80% lang yung work niya, so madami siyang free. Ngayon, ay 100% na yung work niya. Same sa akin ba? Nung nag-aral pa ako, 80%, madami akong free. Tapos, short time lang yung oras ko dun sa work. Pero, nowadays, pag tapos ka na mag-aral ay nasa 100% yung work mo. So, Monday to Friday ay mag-aaral ka talaga. Ay, mag-work ka talaga from 7 to 3. Depende kung ano oras yung work niyo. Sa kanila kasi 7 daw magsa-start. So gumigising siya ng 5:30. Hatid niya pa yung Ellen, sila lang dalawa. Maalis sila daw ng bahay ng 6:30. So yun, alam niyo na pag bata, mahirap gisingin pag umaga. Ang maganda lang talaga dito, yung bata sa daycare, may libre na silang breakfast. Hindi na namin problema yung pakainin pa sila, ganun. Ang problema lang namin dyan ay bihisan at gisingin. Ang ganda nitong pants na to. Kay Mami Jess to galing eh. Magkasyan na to kay Mixo. Pasuot ko nga to sa ano ba, pag may birthday kami atinan. Ah, sa birthday ni Lumi. Malapit na
Celebrate ng birthday si Lumi. Ito, hanap lang tayo ng mga ano dyan, magagandang polo shirt para sa ating Mixo. Itong isang basket na to, halos kay Mixo to. Yan o, dyan. Kay Mixo to sa lahat. Madami yan. Tapos yung ano doon, napasalabas, napakakamot na lang ako sa daming gawain mo eh. Yung isang araw lang yung day off mo, at anong lahat dito sa loob ng bahay, makapaglinis, makapagtiklop ng dapat tiklopin. Ang ganda nitong pulo na to. Red. Yan o. Ngayon, pasuot na to kay Mixo. And then, white t-shirt sa loob. Diba? Ito. Itong pants niya. Tapos, ganyan. And then, may sleeveless sa loob. Ayan. O, diba? Ang bilis makabihis. Ang bilis makakita ng susuotin ng ating Mixo sa darating na birthday ni Lumi. Ako, maghahanap pa ako doon ng susuotin. Sus, dami namang damit dyan, Mars. Hindi tayo magproblema kung ano ang susuotin. May gusto akong suotin doon, kaya lang ang problema ko ay napaka ano, taas ng pantalon. Kausapin ko si Pars na punta kami doon sa kapatid niya para makikipa gamit sa kanilang machine. Yung pangputol ba? Sabi nga ni Pars, kailangan ko na matuto sa ganyan, paano magtahi. Para kung may paputulan ako, ako na ang magputol. Which is true. Para hindi na ako mang, ano ng ibang tao ba? Mang disturbo, di ba? One day, pag meron akong nakita dyan sa Lidl, mura lang yun eh. Di siguro abot yun ng 100 euro. Korintya naman yun. Try ko pag may makita akong sewing machine, bibili na lang ako. Tiklopin ko muna to ha, para matapos ako. Yan o, maya-maya, 2 hours na lang. Sunduin na naman natin yung ating Mixo. Diyan na yung ating Mixo. Tapos si Lani, ayun na. Hindi ako nakita ni Lani. Hindi alam ni Lani, hindi memorize ni Lani yung sasakyan natin. Andun na. Nakatingin na siya dito, pero hindi niya tinignan. Siguro yung kulay ng sasakyan iba kasi pag naarawan tong sasakyan iba ang kulay para siyang may pagka black. Tapos pag nasa shadow talaga siya o yung walang araw green na green. Ha? Mama, you crack it. You crack it. Grabe na naman yung English mo na. Hoy Mixo. Ito bigla-bigla na lang tumatakbo may mga sasakyan. Ay nako po, bata ka. Ayan o, sana si Lani. Dito kami sa Raya Market. Bili siya ng kanyang mga abubot pang box. Ha, lizards! Lizards! So where is Tita? Ayun, Tita is there! Hello! Ano yung papadala mo? Pati kandila yung papadala mo? Ano to? Yung ganito ba? Yung para sa... cemetery? Oo. Hindi yan manakaw sa inyo? Ha? Hindi yan manakaw? Ay, magnakaw sila kung gusto nila. Sa amin, di pwede yung ganyan. Sobrang ganda. Oo. Nanakawin sa... Hindi pa nga nailagay yung dala ko. Oo. Kasi kailangan ba yung isiminto, sabi ng kapatid ko. Kasi pag hindi... Go there! Walang pan yun. Wala yan siya dyan. Walang gate, kaya lang... maganda kasi yun sa kanila kasi sa province lang. Ito yung... Sus, dito na naman tayo. Budol na naman tayo dito sa mga pot. Kaya lang. Hindi naman pa siya dun sa ano natin. Yung... sa mga rubber plant. Yung nabili ko sa Tokman niya, may message ha? Siya. Naka-half ka na? Naka-half mo. Grabe, parang 3 days mo lang inano yun ah. Kahapon lang tapos ngayon kasi umalis kami kaagad si Mama. Tumatawag si Rosalie saglit. Himala, konti lang ang tao ngayon dito sa gym. Friday ngayon, asan kaya ang mga tao? Nag-weekend na siguro. Wash your hands first. Okay. I wash. Yes. Bugas ka muna ng kamay.
Ayan, binilhan ko siya ng popcorn doon sa Raya Market. Para may maka... Hey, wash properly. Wash properly. Ito naman, sobrang lakas ang tubig mo. Saipo ah. Ito. Kompleto to sila dito eh. Ayan. Buti na lang, konti lang yung tao. For sure, mamaya. Ano pa yan? Wash it properly. Ito naman. Parang naglalaro ka lang. I wash hand. Yes, yes. Oh, wipe it, wipe. Ito wipe, naman, hindi proper wipe, yung wipe, pagka... Wipe. Wash mo sa hands. Ah! Nag-wash na pala yan siya dun sa... Baker kanina. Why? Dahil... Why? Nag-CR ako. Pinaano ko siya. Pinahugas kanina dun sa... Baker. Mikael, araw to. Dito lang yan siya habang ako ay mag-workout. I-on lang yung kanyang iPad. Hindi na yan siya maburing. Isang oras lang naman tayo. Tamang tama, pagdating natin sa bahay, meron kaming sauna. So, magsa-sauna kami. Oh. Stay here. Ano kay lasa nito? Popcorn na strawberry flavor. Pag niya ang strawberry. Natin. Did you taste anything? Strawberry. Strawberry. Yummy. Don't make any mess ha, kay it's not our house. Don't make any mess ha, don't throw this. Kay nakakahiya. Para hindi tayo magligpit mamaya. Dito lang yan siya habang ako ay magtalon-talon doon. And then, if you are bored, hey, if you are bored, the playroom is there. You know where is the light? Yeah. Okay. And don't disturb mama, okay? Okay, that's good. Para mabilis ako matapos. Ready, mama? Yeah. Oh, grabe, ang sarap. Sa pakiramdam na pagpapawisan ka. Itong mixo na to ba? Bigla-bigla na lang tumatakbo. Ako yung kinakabahan dito sa kanya. Please, Rakas! Hey! Stop shouting and... How many times I told you? No running, kay... There's the other car! Ayan, you sit down there. Grabe. Ayan, naghubad na ako ng t-shirt dun sa loob. Sobrang init. Ang hina ng aircon nila dyan sa gym ba tuwing summertime. Pag winter time naman, sobrang lamig. Kahit naka long sleeve ka na at pinagpapawisan ka, nilalamig ka pa din. Whew! Mixo, sit down properly na! Diretso na kami sa sauna. Si Pars tumawag na. Nagtanong siya ba kung magsasauna ba daw kaming dalawa kasi dadalhin niya yung mga gamit namin like towels and bath rub. So, galing dito. Diretso kami dun sa sauna ba para makaligo na. Hala. Ay. Mama. Sus, akala ko nasunog yung aking camera stand. I'm sleeping. Can you hold the camera because mama will seatbelt you. I do not do like that. Just like that. Not stay. And say hi. Hi. Say, how are you mga Mars and Pars? Say, how are you mga Mars and Pars? Okay. Like, serious face. Magkamukha po ba kami? Mga Lisa. Magkamukha po ba kami dalawa? Kinikilig. Kinikilig. Okay. Like, serious face. Like, no smiling, no laughing. I'm not laughing anymore. Magkamukha po ba talaga kami? Kasi, sa... Ang daming nagsasabi na si Mixo, Filipino, wala man lang daw finish na tawag niyan, kuha ba. Pero para sa akin, andyan man yung muka ni Pars. Minsan nakikita ko yung face ni Pars, lalo na pag nakatagilid siya. Pero ewan ko lang ah, comment po kayo kung magkamuka ba talaga kami ni Mixo, yung 100% ba na kami yung magkamuka, hindi si Pars. Di ba Mixo? Pero nung baby yan siya, half na half talaga yung mama. Ano namin ni Pars, lahi. Mama, why the
Meron sa akin, meron din sa kanya, pero ngayon pure Pinoy naman to si Mixo oil, kuwang-kuwa man yung dugo ko. Kumbaga, ang tapang ng dugo ni Marinquin eh. Kumbara kay Pars. Pero okay lang naman yan, hindi naman importante kung mukhang ano talaga, Pilipino or Pinoy. Ano tayong magagawa dyan? Yan na yan. At least, may anak tayo, di ba? So, uwi na kami. Naantay na tayo ng ating Pars. Ayun na. Bilis ng oras, 6 na. Nagsaon na kami kanina, tapos kumain din si Pars, nagluto ng isda, yung piniritong ano ba, maliit na isda. Mikael, don't turn off the light. I said, don't turn off. Ito naman, pinapatay na yung ilaw dito. Nagblablog tayo. Dilim-dilim. Mixo. Mihan, urita. Samo tatas toy. Balo ka to oh, hansamo titas. Magagalitan talaga tong maliit na bata ngayon ay. Ni? Mutseeyo hiba kulta. Pagpasensyahan nyo na yung ating likod dyan. Itong ano namin, laundry area / bathroom ay napaka liit ang space. Ito, tignan nyo po. Ganito lang yun. Kaliit yung ano namin. Liguan. So, yan. Pinto. Tapos pagkapasok mo dyan, yung mga towel namin. Tapos yung liguan. Maliit lang talaga to siya. Tapos, yung washing machine namin. And then, merong isang cabinet dyan. Andyan lahat yung mga abubot. Hindi ko na ipapakita kasi napakakalat. Ito, liguan. May bathtub. So, yan yung shower room namin dito na maliit. Ito, bakit yung budget siya andyan? Uy, may flower pa. Anuhin ko lang yung ano ko, mga pamunas ko ba? Hindi ko pa pala ito nalabhan. Hina, nung meron akong chinek dito, uy, nakita ako, nangamoy na. Pero hindi naman siya yung as in na baho. Dahil naka-open naman yung washing machine. Kaya nga, nung nag-aaral pa ako, ang tinuro sa amin, once tapos ka na sa washing machine, hindi mo dapat yan i-close. Dahil mangangamoy. So, dito, ang mga washing machine, naka-open lang talaga yan after magamit. Iwan ko lang dyan sa atin. Eh, diba sa atin, nililinisan natin, tapos kinu-close yung takip ba. Pero dito, lagi naka-open yung aming washing machine pag hindi na namin ginagamit. Uy, na-hyper bigla yung bata-batuta namin. At ako ay maya-maya mag-i-edit tapos natutulog. Gusto ko minsan ng pang-umaga na trabaho, kaya lang minsan na-stress ako dahil hindi ka sanay matulog ng maaga tapos gising ka din ng maaga. Alas before 5, gising ka na. Meron kaming pang-umaga talaga. Siya yung nakatoka dyan eh, ngayon, weekend. Hindi binibigay sa kanya yung weekend kasi masyado ng mahaba ba. Pag ano lang, weekdays. Mas maaga ang weekdays na pang-umaga talaga. Aga, grabe no? Hindi ko kaya yung ganyan, dahil puyat na puyat ako, wala akong tulog. Kasi parang natatakot ako, baka ma-oversleep ako, hindi ko marinig yung aking alarm clock dahil nasanay ako na gising ng alas 6, tapos bigla kang gigising ng alas 5, alas 4. Meron yung una kong ka-workmate ba na first time niya mag pang-umaga, hindi ako ang nag-train sa kanya. Diyos ko! Yung first day niya, Saturday, na late siya kasi anong oras na daw siya naka-idlip dahil nga parang ano siya ba, alam yung takot na super deep sleep at naka hindi siya magising sa kanyang alarm clock. E di, ano nangyari?
3 hours lang siya tulog. Madaling araw na siya nakatulog ng alauna. Tapos kailangan niya gumising na mga 4:45. So next day niya, dahil siya pa rin yung kasama ko, wala na, nag-absent na siya. Hindi na siya makatulog. Ang niraso niya na lang ay ang kanyang anak may sakit. Wala siyang tulog. So for sure, ang totoong rason nun ay hindi siya nakatulog. Hindi yung kanyang anak ang walang tulog. Dahil nagkasakit daw. So, ano lang talaga yan. Sanay-sanay. Buti nga yung pang-umaga namin na worker. 4:45. Ando na siya sa work kasi nakikita man namin yung oras. Kung anong oras siya nag-login doon. So, ito yun. Ayan, yung isda, ang charap. Ang dami namin nakain nito ni Nixo. Crispy kasi. Gupit pala sana to si Pars. Oh, hinanda niya na yung kanyang panggupit. Pero late na kami ni Nixo makauwi. Gusto kong gupitan yung aking buhok ba? Ito. Kasi may tumutubo na yung dilaw. Pangit tignan, bakit ganun? Ano yung sobrang init? Kasi pag hinayaan ko lang siya, danami at danami. Diretso sa hig yung buhok ko. Silhig. O mag wipe ba? Swipe. Ano ba yan? Naguguluhan na yung English ko. Baliktad na yung English ko. Yung ating panglinis ng sahig. Sama niya siya sa Tagalog eh. Kung sa Bisaya pa, manilhig. Manilhig sa ta. O, Bisaya for today, manilhig sa ta. Pero sabi nila paggabi daw, bawal na magwalis. Magwalis pala yung Tagalog nito. Bawal na daw magwalis kasi malas daw yun. Naniniwala ko kayo sa ganun? Ewan ko, hindi naman ako naniniwala sa ganun. Kasi nga, may mga cleaner na maglilinis ng gabi. Hindi naman minalas yung kanilang company. Kasi pa din customer, di ba? I think sa atin lang yung mga paniwala na bawal magwalis tuwing gabi. Kasi mamalasin pa yun. Tapos huwag daw ilabas yung dumi ba na galing sa sahig. Ayan. So, wala na yan. Ay, mag-i-edit ako para makahiga na ba at makapag-relax na. At kahit 7 hours lang yung tulog ko, okay na ako dun. At least, hindi ako pagod niyan. And that's all for our vlog, mga Mars and Pars. Yan ko na yung ating vlogs. Para pareho na po tayong makapagpahinga dahil tomorrow is another day. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po in. Please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next lang. Good night po sa inyong lahat.